Tapos dito sa side, naglagay lang ako ng ano ng steel matting. Nabili ko to guys sa ano sa DIY ng kulang-kulang 100 pesos. Tapos nilagyan ko lang siya dito sa taas ng hook para malagyan ko siya ng ano alambre. Tapos dito rin sa side, meron din akong hook na nilagay. Tapos ito, meron akong nabili sa ano sa Japan Plus na ito screen siya. Tapos meron din siyang sabitan dito. Bali, pwede ko siyang isabit dito. Kasi syempre, maganda yung lababo natin. So, gaganda na rin natin yung lalagyan na natin ng sabon, diba? Charot. Tapos ito, meron akong luma na ano, lalagyanan dati ng ano ng mga toothbrush. Hindi na ako bibili kasi pwede pa naman siyang gamitin. Dito ko lang siya ilalagay sa sabit. Ayan. Meron na rin kasama siyang ano, baso, dalawang baso na plastic lang naman siya. Ayan, pwede na namin gamitin para sa toothbrush. Ayan. Tapos, dito, pwede ko siyang lagyan ng mga brush. Ayan, brush. Kasi kapag nag-ano ako ng basahan, guys, brush ang ginagamit ko pag naglilinis ako ng basahan. Tapos ito naman ano para sa sabon dito ko sa baba. Ayan, dito ko siya ilalagay sa baba. Ito. Dito na lang pala sa taas. Magmula nung natutunan kong gumamit ng ano ng steel matting. Ayan, ginagamit ko na siya sa ano sa ibang mga gamit namin. Yung sa mga pinagsabitan ng ano ng TV, ginamit ko na rin siya. Matibay naman tong ano steel matting. Ayan. Tapos lalagyan ko lang siya syempre dito na. Diba? Ganda na. Tapos dito ko na ilalagay yung mga sabon. Smart yung ano yung ginagamit ko guys kasi maganda to. Kaya lang naubos na kaya bareta na yung ginagamit ko. Tapos pans. Kaya pwede ko siya dito ilagay pag nangihilamos ako. Tapos, pinalitan ko na nga pala sa ano, gripo namin. Ito. Ako lang ang nagabit nito. Ang ganda niya. Tapos, pwede rin, ano, pindutin mo lang dito. Diba? Ganyan. Partner na sila ng maganda naming lababo, char. Ayan, dyan ko naman sa side nilalagay ko ano. Pag nagpapatuyo ako ng mga pinggan o kaya dito, dito ko siya nilalagay. Sa ngayon, wala pang ano rito. Wala pang tiles dito sa ano sa gilid. Hindi pa namin nalalagyan kasi medyo kulang pa ng budget. Nilalagyan ko muna siya ng basahan para hindi umanong ano dyan. Ang tubig. Ayan, di ba? Ang ganda na. Ako lang talaga ang nag-ano ng idea nito, guys. Gumawa talaga ako ng paraan para maganda ang lalagyanan ng mga sabon at saka mga toothbrush. O hindi na ako mahiya sa inyo na magpakita ng lababo. Tapos, mga kamamis, meron ako ditong ano, empty bottle. Plastic lang naman ito. Tapos, maliit lang siya. Ang gagawin ko dito, lalagyan ko muna ng
dishwashing liquid. Ito guys, binili ko sa sa DIY ng 29 pesos lang ata. Nakalimutan ko na. Ayan. Maglalagay lang ako din. Iti-DIY ko na lang kasi gusto ko naka-pump. Meron ako dito ang empty bottle din na plastic. Tapos pump siya. Ililipat ko na lang siya dito. Para meron akong paglalagyan ng dishwashing liquid. Puputulin ko na lang kasi masyadong mahaba. Kailangan po gumamit ng chopping board. Baka kasi masobrahan na ito. Hindi ko matansya. Yung matulis ang tinira ko. Oops. Kunti pa. Hindi. Yan. O, diba? O yan, may pang-ano na tayo. Pam-pam. Tapos, lalagyan natin siya ng dishwashing liquid. Lagyan na natin. Nung nakarang araw ko pa ito nabili, kaya hindi ko pa siya nagagamit kasi wala akong empty bottle. Para hindi na tayo bibili ng Marami rin naman palang laman ito. Para magre-refill na lang ako. Hindi na ako bibili ng bottle kasi meron na. Diba? Tapos dito sa gilid, pwede pala ako maglagay ng hook. Para malagay ko yung brush. Ito. Ayan. Pwede po kayo mag-comment kung maganda ba siya. Kung okay ba itong ginawa ko. Tapos ito. Meron din ako hook. Nabili ko siya guys sa DIY. Ilalagay ko lang siya dito sa ganyan siya. Kasi ito, mataba guys yung yung sabitan niya. Hindi katulad ng brush na manipis lang. Kaya, ginamitan ko ng ibang hook. Hook ba tawag dito? Ayan. Para nakaganyan lang siya dyan sa baba. Sa gilid. Tapos, ito naman yung sa sabon ko. Ayan. Lalagyan ng sabon. Tapos itong dishwashing liquid, ilalagay ko na din dito. O kaya pwede rin dito sa taas. Pwede rin dito sa taas pala. Mas maganda dito sa taas. Tapos dito ko na rin ilalagay yung panghilamos ko dito. Kasi dati, nandito yung yung mga brush na to. Dito ko siya nilagay. Kaya dito ko na lang ilalagay yung dishwashing. Pag ito naman kasi, masyado ng mabigat. Hindi pwede, mabigat na siya. Kaya, yung mga ganito na lang na dito ko na lang siya ilalagay. Kasi, maganda na yung lalagyanan ng mga brush. Ito kasi, pang brush ko ito sa sa water purifier namin. Ito naman, pag sa mga basahan namin sa lamesa, ito yung ginagamit kong brush. Tapos, mas gusto ko yung ganitong ayos ko ng lalagyan ng sabon ngayon kasi nandito lang siya sa side,
Kasi dati itong steel matting ko, nakaganyan siya. Nakabalagbag, balagbag ba tawag dun? Nakaganyan siya o nagpahalang, ganyan siya. Hindi siya maganda tingnan. Kaya nung nagpalit ng lababo, ginawa yung lababo, inayos ko na rin yung lalagyan ng mga sabon. Kaya kumbaga, sama-sama na silang lahat dito. Diba? Ayan. Ako talaga ang reyna ng mga DIY char. Marami namang nagdi-DIY, hindi lang ako. Tapos, nung nailipat ko dito ng maayos yung mga sabon, lalagyan ng mga toothbrush, yan, sabon, brush, bumalik na ulit yung ano ko, yung sampayan ng mga basahan ko dito. Kasi dati-rati, nung pahalang ito, nakaganyan siya. Hindi ko na maano, hindi ko magamit yung sampayan ko ng mga basahan. Minsan dito ko lang namin sinasampay, mga basahan, pakalat-kalat lang. Kaya ngayon, mas maganda na to kasi meron na siya talagang sampayan na lugar or space ng para sa sampayan. Ayan. Ang ganda nito. Tapos guys, ayan, may nabili ako sa DIY na salamin. Ganito siyang likod. Ganyan ang likod niya. Tapos, nakikitan lang kasi ako. Nakikitan kasi ako dito sa salamin na to guys. Kaya binili ko siya ng ano. Ang halaga nito parang 41 pesos. Ayan, pwede ko siyang ilagay dito para pag nag-toothbrush, merong maliit na salamin. Ayan. Tapos ito na yung ano, maliit lang na dishwashing liquid. Naglagay lang ako dito sa gilid. Mas gusto ko itong gamitin kasi, ayan, parang handy lang talaga siya. Tapos pag kinulang, pwede mo siyang ano, squeeze lang na ganito. Ayan, ang cute niya. Para pag nagtutok brush, ang cute lang talaga. Saktong-sakto lang siya dito sa gitna. Tapos, meron din akong nabili na ano, yung sponge. Sa DIY din ito, guys. Nagamit ko na kasi yung iba. Kukuha lang ako ng isa kasi lusak na yung ano ko eh. Ito, lusak na siya. Pero hindi ko pa rin siya tinatapon. Dito ko lang nilalagay. Ayan, maglalabas na ako ulit ng ano, yung isang sponge. Ayan ang aking lalagyanan ng sabon. DIY. Tapos ito pala, may nabili ako kahapon din sa DIY. Ito, pagka nagaano ako ng mga bote, pichel na mga malalalim, hindi kayang abutin ng kamay ko. Ito rin siya. Parang 33 pesos lang yata ito. Mas gusto ko to kasi, sakto lang yung ganito niya dito, yung sponge, maliit lang. Kumbaga parang portable lang, tapos mahaba yung handle niya, yung hawakan. Sakto lang talaga. Tapos nilagay ko lang siya dito sa gilid. Ayan. Para nandito na lahat kompleto. Ayan ang aking cute na lalagyan na ng toothbrush. Ito hindi ako bumili, dati pa to. Nabili ko sa ano, sa Japan Plus. Ayan, mga toothbrush namin. Tatlo lang naman kasi kami dito sa bahay. Tapos, toothpaste. Ayan. Ito, nabili ko sa ano, sa Japan Plus din. Parang 80, 85. Basta mga ganun, 80 plus. Ayan. Kaya, sakto na yung salamin ko dito. Ayan. Tapos, ito naman, nabili ko sa ano, sa DIY, 100 plus, maliit lang siya. Sakto lang talaga sa lalagyanan ng ano ng sabon. Tapos ito sa gilid. Ayan, pag sa mineral water purifier, ito kasi yung ano namin, ginagamit na pang brush. Ito naman pag mga basahan. Ayan. Ayan, dito na silang lahat kompleto na talaga. Ayan, simple lang.